ang eleksyon. Naayos na rin sa wakas ang sigalot sa pagitan ni Rosana Roses, ang lola ng anak niyang si Budoy. We should learn how to forgive and forget. Diba? Kailangan kalimutan natin, magpatawad tayo, tapos kalimutan na natin, simula tayo ng bagong buhay, bagong yugto ng ating buhay. At sa tingin ko yung pinakamaganda na natutunan ko dito ay kailangan pamilya tayo. Magkaisa tayo. Ayon sa aktor, abala siya sa kanyang karir kaya wala siyang oras sa pag-ibig. Itinanggi niyang may relasyon sila ni Melissa Ricks. Kahit matunog na pinag-uusapan ito ngayon sa showbiz. Love life ko, masaya ako ng single ako. May alat ata ako sa love life. Hindi, tama na muna yung mag-focus ako sa karir ko. Siguro dahil matagal ko na din nababaliwala ito. Mga ka-freshness, naniniwala ba kayong zero ang love life ni Jolo? Kahit napapabalitang siya raw ang dahilan ng breakup nina Jake Cuenca at Melissa Ricks? Ako mas naniniwala ako na sina Jolo at Melissa ngayon. Kasi may nakakita sa kanila doon sa Makat, sa Mandaluyong. Yeah. Doon yata nakatira sa isang condo doon si Melissa. Dansalan ba yon? Dansalan? Lagi daw doon si Jolo. Nagdadala pa naman cakes, bulaklak. So nag-aakit talaga siya ng ligaw? Ang tanong. Break na ba talaga si Jake? Kumpirmado na ba? Wait, at nakakatawa, break na sila, hindi pa nga sila umaamin. Oh, pero naman lagi break. Eh, di ba? Di ba ang balita, ayaw na ayaw talaga ng mami ni Melissa kay Jake? Totoo po. Dahil sabi raw, papasok-pasok ka dyan sa issue na yan, eh ang dami-dami nga nag-aaway-aaway na bakla dyan sa lalaking yan. Tama. Di ba? Parang ganun. Nagkakasagutan talaga yung mag-ina. Sumasagot si Jake. Tama. Di ba? Pero may one time sa Faces and Curves, kasi namin si Melissa. Si Dr. Jere Casata. Yes, si Dr. Jere Casata. Andun doon ang ate ko, tapos andun din yung mami ni Melissa tsaka si Melissa. Sabi ni mami ni Melissa, Tony, ilan taong ka na boyfriend? 23 po. O, tignan mo na, Melissa. Dapat ganyan ang ginagaya mo. Dapat mga 23 ka na mag-boyfriend. Eh, ba't di na nakasnan? Ang dami naman tinitindaan siya sa pala. Si ang ganda-ganda. Nag-bloom talaga siya nung pumasok sa showbiz. Oo naman. Kasi ano, trivia, ano siya, sa high school ko siya dati, second year. Sobrang, as hindi mo siya Ubi? Yes, taga-Ubi siya before. Hindi mo siya akalain na mag-aartista. Actually, recently lang siya talaga nag-bloom ng sobra. Binanggit mo ang Ubi Montessori. Di ba si Rebo, kaalakbay mo, kasabayan may anak ko. Meron lang akong maigsing trivia. Uh-oh. Di ba si Matet? Uh-oh. Kalaro nyo dun sa labas. Tapos yung twins, Richard and Raymond. Di ba si Matet laging walang baon? Humihingi sa inyo. Hindi, totoo. Ito ba yun? Ito. Ayun, alam niya, Ate B. At yung laylayan po ng palda ni Matet, laging tastas, nilalagyan lang. Di ba, Ate B? Nilalagyan ng perdible. Bakit? Hindi nga nakaasikaso yung bata eh. Ay, kaya. Nakakawa si Matet. Lumalapit sa inyo ni Rebo. Talaga? Sabi niya, ano yung food nyo? Binibigyan nyo naman. Natatawa ako. Ito, may isa ba ang trivia? Sorry, ano ba yan? Ito, nung birthday ko, nung 6 years old ako, napansin ko na medyo bakla ako nung napanood ko yung video. Kasi, di ba, as in birthday boy, nakita ako, yung Gutierrez, hinihipan ako ng bawas. Ako, ano ba kayo? Ano ba kayo? Nagbo-blow sila ng bubble sa mukha ko. Sa ako, ano ba? Yung talaga. And si Matet talaga hindi ko malilimutan dahil talagang lumalapit sa inyo si Matet para humingi ng pagkain. Okay, dahil diba? Dyan, Miss Matet, punta kayo dito, kain tayo. Nag-guess siya dito, di ba? Okay. Ay nako, ang dami-dami pa po naming timpladong chika tindriga sa pagbabalik ng mas malasa at mas pinaanghang na Juicy! Hello mga ka-freshness, welcome back sa inyong sweet and spicy na Juicy. At ngayon, panahon na para sa ating showbiz feed, Alex. That's ano that. Okay. Alam kong uhaw kayo, papakainin yes. kayo. Sabik kami. Ito, hayo kami. Rufa May's boyfriend still hiding. Sulat ni, ay nasa scene sa Filipino Star ngayon. Ano? Still in hiding? Para namang criminal fugitive. Ito, meron akong chika sa inyo. Oh, okay. Go, Alex. Nag-taping kami ng BFGF. Mm-hmm. Tapos, nakasama mo si Kian Cipriano. Yes. Sa iiwasan sa'yo ng mami mo. Oh, ito na. Okay. Ang bago na po namin stylist ay si Direk Ga. Si Dante Garcia. Okay. Tapos sabi niya, late dumating si Direk Ga. Sabi ko, Direk, saan ka galing? Kami, Amampulo one day with Rufa May Quinto and friends. Sabi ko, sino kaya yun? Hindi ko na tinanong. Hindi niya natin. Hindi mo pinalo? Sino? Eh, nahiya ako eh. Dapat sinabi mo kay Direk Ga.
Ga, taga-Palawan ka naman talaga sa Koron. Sabi mo naman sa amin. Sabi niya, oh, sabi ko, ha? Pero alam ko, libre lang ata sa kanya yun ni Miss Rufa May, yung pagpunta sa Amampulo. Ano ba? For one day, ah. Eh, di bang mahal-mahal ng Amampulo? Oo, mahal. Pero sino ba sila? Dulyares ang laban doon. Yung boyfriend, or di ba, fiancé okay. Ni Rufa May. After Rudy Hatfield dito, ah. Yeah, and after Chuba Chenez on the side and Eric on the... Eric Santos. Is Eric Santos. Sinasabi niya, politician to, di ba? Parang tumawa. Parang, di ba yung chismis? Hindi, di ba? Tumawa si Alex and Eric Santos. Ano, wala ka bang ano, nung for the longest time nakatrabaho mo siya? Yeah, kasi wala siya din sa set. Never. Ito, ano, first time na, di ba, na napaka-private ni Rufa May sa love life niya. Super. Eh, the rest of mga naging boyfriend niya, lahat, ano, kala sa dyaryo. Pero syempre, yung relationship namin ni Rufa May, medyo on and off din sa pagiging friends. So, bakit it's hard kayo nag-aaway? I think kasi, tinanong mo daw siya sa show mo, sa radio show. Pinapahiya mo raw siya. Hindi, malaki lang bunga ako. Pero alam mo, marami na mag-detect sa pagiging sinabi mo yan. Binubugin mo raw ang kanya love life. Minsan, eh, kaya nga medyo nagalit sa akin. But you know, until now, hindi pa nakikilala yung boyfriend niya ngayon. So it's something that I want to... Eh, tama nga yung sinulat doon. I really like it. Still in hiding. Pero batiin natin si Miss Rufa May Quinto, belated happy birthday. Ay, ang galing ng kasama mo sa PO5. Ay, si Rufa May. Si Rufa May. Plakadong-plakadong-plakado talaga si RMQ. True. Tsaka ang gali-gali kumanta nun si Rupa. Yes. I see you sa Sunday. Totoo yan. Okay. Ito, napakagaling na komedyante din. Ito, isa sa mga pinakamagagaling na komedyante ng ating generation. Si Ms. Shusie Vargas na sobrang nag-uumapaw ang kanyang blessings ngayong taon. At hindi lang sa karira, pati sa love life. Dahil malapit na ang kanyang kasal. Pero merong intriga. Hindi pa daw nagtitiwala sa kanyang mga producers totally. Dahil hindi pa sure sa kanyang bankability as an actress. Kaya hindi pa siya binibigyan ng solo project. Ano ba ang buong storya? Dito lang sa Eye to Eye See. Hello mga ka-freshness! Hello! Andito pa rin kayo sa pinakamagandang segment sa Juicy Pinuri Kong Sarili Kong segment, ang Eye to Eye See. Hindi lang Blessed Tuesday pagdating sa career, pati rin sa love life kasi bilang ikakasal na siya malapit na, di ba? Oh, so ano naman ang feeling? Anong preparations ang ginagawa mo? Ngayon na ano na lang, 25 days to go. Wala na masyado, payments na lang talaga. So, super kayod. Ayan. Eto na syempre sa mga kasal, uso dyan ng mga big time na ninong at ninang. Sino mga kinuha mo? Si Manny Pacquiao, si Senator Bong, at saka si Congresswoman Lani Mercado Revilla. Darating po sila. Tapos, aunts and uncles. Mm. Tapos, a couple of seniors namin sa music industry. Eh, ang honeymoon, saan magaganap? Mauna yung honeymoon bago yung wedding. Ang tamis naman nun. Hindi, kasi nagkataon lang na may work ako sa Barcelona. Mm. So, magsa-side trip kami sa Paris for a couple of days. Tapos, eh syempre, ba-bad romance na rin kami. Alam mo lang. Wow. Ayan. Picture ka sa Eiffel Tower, nakaganon. Bilang kakasal ka na may honeymoon, may plans na ba kayo ngayon pa lang this early na magkaroon ng baby? Ngayon wala pa kasi ang dami ko pang commitment sa trabaho. Pero kung ibibigay, di go. Manamiss ko na rin lumaki yung chan ko tsaka yung kumain lang. Tapos wala. Huwag ka magre-reklamo, kakain ako. O, ayan, meron tayong question. Medyo intriga. May mga sabi na yung mga producers, yung talent namin, hindi natin kino-question, pero yung bankability daw as an actress, kaya hindi ka daw binibigyan ng solo project. Anong comment mo doon? Alam mo, hindi ako masyadong natatakot kasi alam mo, ang bida, pwede malaos eh, pero yung support, laging nandiyan. Tama! Laging may role. Actually, happy ako na sidekick forever. Kung pwede ko lang i-multiply yung sarili ko, iniintay ko lang yung tamang opportunity, tamang role, kasi ayokong ipilit kung hindi naman pa para sa akin. May kasabihan nga, showbiz is all about waiting. At yung wait mo naman sobrang worth it kasi sobrang dami-daming blessings na dumarating sa'yo. May boyfriend ka pa, ikaw na. Ako na lahat. Alam mo, actually, ang kinis ko pa, ang ganda ko, matalino ko, lahat na nasa akin, na kulang na lang.